Controversial ang direktor na si Daryl Yap. Mula sa kanyang mga viral videos at mga pelikula ay pinag-uusapan talaga mga tema nito. Gaya ng kanyang mga gawa, controversial din si Direk Daryl na hindi nawawala ng mga basher. Ating lubos na kilalanin si Daryl sa videong ito. The Philippine Showbiz List presents, Bakit Controversial si Direk Daryl Yap? Who is Daryl Yap? Ang 35-year-old writer-director na si Daryl Yap ay pinanganak noong January 7, 1987 at lumaki sa Olongapo City, Zambales. Ang kanyang mga magulang ay parehong guro. Siya ay nagtapos ng Mass Communication, major in Broadcasting sa Centro Escolar University at kalaunan ay kumuha ng Public Administration sa Nanyang Technological University sa Singapore. Bukod pa rito, kumuha rin siya ng Creative Writing Modules sa Ateneo de Manila University. Siya din ang founder ng Sa Wakas o Sa Aming Wagi ang Kultura at Sining, isang independent theater group mula sa Central Luzon. Bago pa man ang Vince Sentiments ay aminado si Daryl na theater person siya at siya ay nagsusulat ng one-act plays at may mga mentor siyang tulad din na Ricky Lee at Direk Richard Somes. At ang gawa ng mga ito ay kanyang hinahangaan at ginawa itong stage play para sa kanyang theater group. Katunayan si Richard at Ricky ang nagkumbinsi kay Daryl na subukan ito ang paggawa ng mga pelikula. Gustuhin niya man ay ayon kay Daryl ay wala silang pera ng mga panahong yon. Ngunit tila umayon nga sa kanila ang kapalaran. Pagbabahagi pa ni Daryl na yung mga anak-anakan niya sa teatro ay sumali sa segment na Pinoy Henyo ng Itbulaga. At dito na uwi nila ang panalo na 40,000 pesos. Dahil dito lumakas raw ang loob ni Daryl at sinabing uumpisahan na nila ang paggawa ng mga pelikula. Nilabas niya ang short film na Squatterina noong 2016 at ito ang simula ng transition ni Daryl sa filmmaking. Ang naturang short film ay ang kauna-unahan ni Daryl at nakapasok ito sa bagong lunsad ng North Luzon Film Festival sa ilalim ng National Commission for Culture and the Arts. Dito ay si Daryl ang una naging best director para sa naturang film festival. Maliban dito ay dinala pa ang short film sa Formosa Festival of International Filmmaker Awards sa Taiwan, kasabay ng mga gawa ng kilalang mga direktor at nirepresenta ang bansa. Dahil na rin sa pagkilala na tanggap ay nahikayat siya na tuluyan ang pasukin at ipagpatuloy ang pagdidirect at paggawa ng short films base sa mga scripts na orihinal niyang sinulat para sa stage play. Ang sumunod niyang proyekto ay nakakuha ng pansin sa international at local festivals. Vince Sentiments. Sa kabila ng mga award-winning works, si Daryl ang nasa likod ng Facebook page na kilala ngayon sa paggawa ng mga viral videos, kabilang na ang Jowable, Balikan, mga bagay na hindi na dapat pag-usapan, at ang pinakapopular na rant series na KPL o Kung Pwede Lang. Pawang mga miyembro ng Sa Wakas ang nagtulong-tulong sa pagbuo ng mga video na inilalabas sa page sa pangunguna ni Daryl at cinematographer-editor na si Vincent Assis. Pagbabahagi pa ni Daryl na noong mga panahong yon ay galing siya sa breakup sa kanyang 7 taong relasyon at aminadong lutang na lutang ng ilang buwan. Ngunit ang magbakasyon daw siya sa Batanes ay nagdesisyon siyang itigil na ang kanyang pagiging drama queen. Dito raw naisip niya gumawa ng mga scene stealer para mapansin sila sa Facebook. Ngunit may video na talagang pinag-usapan na dahilan ng pagkasikat ng Vince Sentiments at nakakuha ng irreverent reputation na hanggang ngayon ay daladala ng kanilang page, ito ay walang iba kundi ang Jowable. Bagamat ito ang naging daan ng kanilang pagsikat, ay hindi naman maitatangging nakakuha ito ng mga magkahalong reaksyon mula sa publiko na ubabot pa nga sa puntong nagpadala ng sulat ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa admins ng Vince Sentiments. Aminado si Daryl na hindi nila inaasahang papatok ang naturang mga video. Anya katuwaan ng umano yun, kung saan ginawa ng kanyang mga talent na maging busy siya at para makapag-move on sa breakup. Dahil nga sa tagumpay nito ay tinuloy-tuloy na ni Daryl na tahakin ang daang ito at nasundan pa nga ito na napakarami pang viral videos. Sa kabilangan ng tinatamasang kasikatan ng Vince Sentiments, naging pasalamat umano ni Daryl na hindi niya pinangalan sa kanya ang naturang page. Ayaw niya umanong matag o makilala sa paggawa o pagpo-post ng mga irreverent videos dahil sa alam niya sa kanyang sarili na kaya niya rin gumawa ng mga inspirational videos. I don't want to put fragrance on it. I don't want to make it colorful if it's not colorful. I mean, as it is. Ito naman ang sagot ni Daryl sa tanong kung ano ang kanyang directing style. Hindi umano niya intensyon na pag-usapan o magpapansin sa mga video na nilalabas. Sadyang kung ano ang totoong nakikita niya sa realidad ng buhay, ayun ang gusto niyang ibahagi. Ayaw niyo umanong salain pa ito para lang matanggap ng mga manonood ang kanyang gustong ipabatid na mensahe. PDF file accusations.
Mula sa mga viral videos online ay lalamang pinag-usapan si Daryl at muli ay nakakuha ng magkahalong reaksyon sa publiko nang sabakin niya ang big screen. Dahil sa tagumpay ng jowa Bon na nagkaroon pa ng libro, ay ginawan din niya ito ng comedy movie na nilabas ng Viva Films noong 2019. Lumikha ng kontrobersya ang jowa Bon dahil sa mga prangkahang dialogue nito na hindi pa pangkaraniwan sa mainstream movies. Simula pa noong naging matunog ang aking pangalan sa social media, lalo na noong makapasok ako sa industriya ng pagpipilikula, samot-saring mga batikos at pang-aalipusta ang aking dinaranas, lahat para ako mapabagsak. Ito ang naging hinaing ni Daryl sa kanyang Facebook post noong May 25, 2020, kung saan naglabas siya ng saloobin ukol sa paninirang puri sa kanya. Nagsimula raw naglabasan ang mga malisyosong aligasyon nang makilala na siya sa movie industry. Pero lubos na raw nababahala siya sa patuloy na pagyurak sa kanyang pangalan at kabuhayan. Ginawan daw siya ng mga bashers ng kwento na walang basihan. Mula sa pag-screenshot ng mga tweets niya mula sa iba't ibang thread at dates na binigyan ng malalaswang pakahulugan hanggang sa pag-e-edit na mismo ng mga tweets na hindi naman galing sa kanya. Hanggang sa pagsasabi niya di umano na siya raw ay umamin na isang pedophile at proud siya sa bagay na ito. Hiniling niya sa kanyang followers na tulungan siya mag-ipon ng ebidensya laban sa mga naninira sa kanya at sinigurado na makahain siya ng legal action. At sa patuloy na pag-angat ng pangalan ngayon ni Daryl sa showbiz ay hindi pa rin siya tinatantanan ng naturang mga paratang kahit ilang beses na niyang pinabulaanan ang bagay na ito. Controversies. Single parents. Inakusahan si Daryl ng stereotyping sa mga single parents makaraang sabihin sa short film nito na ang single parents ay multiple ang kalandian. Mariing kinundin na ng ilang nakapanood ang video. Nang sumunod na araw ay naglabas ang official statement si Daryl sa Facebook page ng Vincente Mens. Bagamat nanindigan siya sa provocative, unapologetic branding na kanyang sining, inako ni Direk Daryl ang responsibilidad sa mga nasaktan niyang single parents. Tingin din niya, hindi lahat ng tao ay makaka-appreciate ng kanyang brand of art. Pero intention na talaga ng short films niya to provoke at lumikha ng kontrobersya at debate. Kahit ang mga hulugan pa ito ng marami ang mga galit sa kanya, anya, be prepared to be offended. Teachers, inulan din ang batiko si Daryl dahil sa sinasabing insensitive at trashy digital short film niya tungkol sa online classes sa gitna ng pandemya. Sa digital short film na pinamagatang online class, pinagmumura ng isang estudyante ang kanyang guro kasabi ng reklamang hindi uubra ang mga online classes. Sa huli, nag-quit ang estudyante dahil suko na raw ito sa umano'y kawalan ng saysay ng online classes. Hindi maganda ang reaksyon ng ibang nakapanood sa short film na ito. Tinawag ng Student Council ng College of Education sa University of the Philippines na irresponsible, insensitive at infuriating ang naturang content. Sa isang open letter noong August 8, 2020, nanawagan ang Student Council na i-take down ni Daryl ang digital short film na hinihiya, sinisisi, at pinalalabas na masama ang mga guro. Ngunit nanindigan naman si Daryl na balat sibuyas ang mga gurong umaalma sa kanyang short film. Giit niya, may maliraw sa sistema ng papapatubad ng online classes. Mental Health Advocates. Noong February 2021 ang ilabas ng Viva Films ang original poster ng pelikulang Tililing. Ngunit naging controversial ito kung saan nakalabas ang dila ng cast dahil kinundi na ito ng Mental Health Advocates. Para sa Mental Health Advocates, naging insensitive ang poster sa kalagayan ng mga taong may problema sa pag-iisip. Dinaglaon, maging ang Commission on Human Rights ang nagpahayag ng pagkadisgusto rito. Paliwanag ni Daryl na kapag napanood ang pelikula ay mauunawaan kung bakit ito ang titulo at bakit nakalabas ang kanilang mga dila. Nagpahayag rin siya na kaisa siya sa abokasya. Daryl denies $50 million talent fee for London series and other campaign videos. Hindi po totoong 50 million pesos. Ito ang sinabi ni Daryl sa isang exclusive interview sa kanya ng PEP noong May 11, 2022. Dito itinanggi niya ang kumalat na balitang 50 milyong piso ang kinita niya sa paggawa ng campaign video sa ilang kandidato at nag-viral bago naganap ang eleksyon ng May 9, 2022. Gumawa ng ingay ang Lenlen series video niya na tinatampukan ni Senator Amy Marcos at Juliana Padiscova Segovia, pati na ang Jingoy Cutie video ni Jingoy Estrada na napanood sa Facebook page at YouTube channel ng Vincente Mens. Si Daryl ay hayag ang sumuporta sa kandidatura ni Bongbong Marcos at ng katandem nitong si Sara Duterte Carpio. Daryl on bashers. Bash is cash. When you get bashed, you get dance of engagement. Bash is cash as long as my family is not being hurt. Ito ang naging pag-amin ni Daryl sa isang panayam kung saan sinabi niyang hindi siya apektado kahit kabi-kabila ang natatanggap niyang pambabash mula sa netizens tuwing may pelikula siyang ginagawa sa Viva Films. Ayon pa sa kanya, natutuwa pa siya kapag pinanggigigilan ng bashers. Magaganon man, may limitasyon o hangganan din daw dapat ang kanyang bashers. Basta huwag lang daw idadamay ang kanyang pamilya.
Sumasama lang daw ang kanyang loob kapag ang nagiging bashers niya ay mismong taga-film industry na kanya rin ginagalawan. Aminado naman daw siya na hindi siya dumaan sa pagiging production assistant at assistant director. Mula sa pagiging social media content creator ay tumalon agad siya upang maging direktor. Kaya naintindihan daw niya na yung mga nauna sa kanya ay magtataas ng mga kilay sa kanya. Made in Malacañang. At isa nga sa pinag-uusapan ngayon ay ang pelikula ng Made in Malacañang. Mula lang inanunsyo ang pelikulang ito ay magkahalong reaksyon na ang nakuha nito sa publiko, lalo na at may kinalaman ito sa kasaysayan ng bansa. Sa interview kay Daryl ng broadcast journalist si Daphne Oseña, bago ang showing, tumanggi siyang i-take ang lahat ng credit sakaling magtagumpay nga ang Made in Malacañang sa box office. Anya, sobrang gagaling ng mga artista niya. Dahil na rin sa pasabog na tagumpay ng pelikula ay walang hanggang pasasalamat ang ibinahagi ni Daryl sa kanyang Facebook post. Sa kanyang mensahe, unang pinasalamatan niya ang Diyos, hindi lang sa biyaya at mga pagkakataon, kundi sa mga balakid na pinapahintulutan para siya ay mas tumatag at mahasa. Pinasalamatan din niya ang lahat ng tumangkilik at sumuporta sa pelikula at sa mga naging bahagi ng naturang proyekto. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!